Maraming nagtatanong, pag tingnan niyo yung comment section ko, bakit daw kumukulubot yung kanilang tarpaulin? Marami pong pwedeng dahilan dyan. So, pag-usapan po natin yon. Ang lagi ko kasing tinatanong, saan ba kumukulubot? Sa gilid ba? Sa gitna ba? O sa kabilang gilid ba? Kaya ako tinatanong yun kasi maraming posibleng dahilan. For example, dito tayo kumukulubot sa gilid na to. Silipin nyo itong clip nyo, baka naman sobrang sagad. Pag sobrang sagad yan, itong tarpaulin na to, halos nandito na, kung makikita nyo, yan o nandiyan sa may gilid na yan. Talagang mas malamang, sasabit na yan. So, kukulubot talaga yan dito. So, ganun din dito kapag dito tayo sa gilid na ito. Tignan nyo tong clip na ito at baka mamaya sagad naman yung tarpaulin doon, sasabi talaga yan. Paano kung nasa gitna o nandito sa may banda rito yung mga kumukulubot? Unang-una, yung mga tarpaulin machine tayo na hindi masyadong okay kapag manifest yung inyong tarpaulin media na gagamitin. Kapag ka masyadong manifest, kalimitan, ano nangyayari ito kung masyadong manifest? Talagang lumulukot. Bakit lumulukot? Kasi kapag sobrang nipis, hindi naman ma-take up nitong mga feeder natin, lalo na kung luma na yung ating machine. Ang tendency kapag luma na yung machine natin, yung ating yung mga roller pin yan yung mga feeder na yan, pin rollers, napupudpud yan. So, kapag sobrang nipis na nung ating mga tarpaulin na ginagamit, kabukha ng 8 ounces, hindi niya na masyadong makain. Kalimitan, ang nakakakain lang yung nandoon sa dulo. Bakit? Kasi ang unang-unang mga napupudpod, ito pong mga nasa unahan. Ito, yung katabi ng mga head. Yan ang mga unang napupudpod. Bakit huling napupudpod yon? Kasi bihirang-bihira siguro na nakakapag-print tayo ng mas mahaba. Kalimitan na napiprint natin, 2x3, 3x4. Pero kung mga sagad dun sa ating print width ng makina natin, bihirang-bihira tayong magkaroon ng ganong job. Tingnan maigi, sa sobrang ipis, posibleng cause yun. Bakit? Kasi minsan pudpud na yung mga roller natin. Kaya hindi ma-take up. So ano pa mga posibleng dahilan bakit nalulukot? Ang isang posibleng dahilan, based din sa experience namin, nag-print ka ng sticker. So pag nag-print ng sticker, tol, naiiwan yung adhesive. Minsan may adhesive na naiiwan, dumidikit. So dumidikit either dito sa gilid, dyan sa dalawang gilid. Doon sa dalawang gilid, may mga adhesive na natitira. Pagbaba ng tarp. Dumidikit yun dun sa tarpaulin. So, pagbaba ng tarp, ang mangyayari ay nadikit siya. Tatamaan yun ng, ng carriage. The best, pagkas mag-print ng sticker, punasan ng solution yung gilid. So, yun. After ng sticker printing, punasan nyo na solution yung gilid. Itong mga gilid na to. No? Tsaka yung kabila para mawala yung mga adhesive. Okay. Ulitin ko lang, number one, ba't kumukulubot yung tarpaulin natin? Number one, tingnan nyo maigi. Yung mga clip, baka mamaya yung media nyo, yung tarpaulin nyo, sagad na dun sa clip. Sasabit yon. Okay, number two, sobrang nipis ng media na ginagamit natin. Minsan, merong 7, merong kasing nabibili 7 ounces, merong 8 ounces. Wala pa akong alam na 6 ounces na tarpaulin. Wala pa akong nagamit. Pero 7, 8, 10, may nagamit na ako. Sa 10 pataas, walang problema. Yung sa 8, malimit ang sabit at kulubot. Number 3, tingnan din natin yung mga roller pins natin o pin rollers natin, yung feeder natin, yung nagtitake up ng tarpaulin. Baka po mga pudpud na. And number 4, baka po may mga naiwang adhesive doon sa mga plate ng ating tarpaulin printer. Kapag nag-print tayo kasi ng sticker, minsan may mga sumasabit at may mga residue ng adhesive na naiiwan doon sa tarpaulin printer plate natin. Yun yung pumipigil sa tarpaulin para bumaba. So, yun lang po. Sana medyo natulungan, lalo na yung mga nagtatanong bakit daw kumukulubot. Okay.